din from Cagayan de Oro City. Gusto ko lang po sanang i-share ang sad experience ko sa buhay. Actually, at first, ayoko talagang maniwala na ganito ako. Kaya lang, yung feeling na yung mga tao na yung nagpupumilit, sila na yung nag-i-insist na ganito ako. Na nasa dugo ko na yung friends ko, even my family, sinasabi na wala na akong magagawa kasi ganoon na talaga. Siyempre ako, sa end ko, sa side ko, mahirap tanggapin. Kaya ngayon gusto kong i-share at ilabas ang nararamdaman ko kasi matagal ko nang kinikimkim eh. Ever since a kid, simula pagpanganak, yung doktor nagulat hanggang sa pag-elementary, high school, hanggang sa naging college. Habang lumalaki at tumatanda ako, unti-unti ko nang kinatanggap, unti-unti ko nang na-realize na ganito na talaga ako, na wala na akong magagawa, kailangan kong tanggapin na nagwapo talaga ako. Na yun. Tapos, unti-unti, connect the dots na yung story ko, na kaya pala nung pag-labor ng nanay ko, kaya pala muntik na akong mabintawan ng doktor kasi may ulat siya ng wako. Even sa pag-elementary, yung classmates ko, especially seatmates ko, na palaging napapagalitan ng teacher kasi nag-cheat raw, namumokpya, yun pala, hindi pala sa papers ko nakatingin, sa mukha ko lang pala nakatingin kasi nga ang bakbo ko. Hanggang high school at college, halos hindi ako makapag-aaral. Siyempre, gusto ko unahin yung studies, pero kailangan kong i-represent ang school sa mga contest, like Battle of the Great Faces, inter-school, yun. Minsan, may once na high school ako, hindi ako pinasali sa competition talaga kasi hinintay pa nila yung mag-compete lahat ng contestants. Tapos kung sino yung nanalo, siya pa yung i-compete sa akin para medyo tight raw yung laban. Yun, minsan, imbis na contestant ako, tinanggal ako sa list kasi ginawa akong judge kasi yung mukha ko raw yung basis. Yun, marami akong struggles sa pagiging wapo. Example, sa mga sasakyan vehicle sa highway, may disgrasya yung nangyayari. Hindi ko sinasadya, pero wala akong magawa. Kasi, imbis na yung tumingin yung driver sa daan, pagtawid ko, sa akin tumingin, yun, disgrasya. Minsan nga, napagkakamalan na kong si James Lee, even until now, at first, nang nagtaka ako kasi sabi ko, James Lee, nagtaka ko yun kasi James Lee, so, ginawa ko, nag-search pa ako sa Facebook, Google, tapos nung makita ko yung photos ni James Lee, yun, kaya pala medyo malapit kasi ako, James Lee, parang yun. So, hindi madali, pero no choice. So, sa mga advice mo sa mga iba dyan, ako ako din, advice ko lang, patuloy lang sa buhay, huwag masyadong itinti or i-mind ang pagiging wapo. Huwag nyo na lang i-compare kasi iba yung level ng kawakuhan ko. Siyempre, kawako rin kayo, pero